Tapos kahapon, nasalay kami doon sa Jack Moda. Nakita mo nga yung pag-uun. Dinala ko, minalang. Tapos hindi ka pa kami. Bawal daw yun. Oregon Honey. Good morning guys, so isang makulimlim na umaga at tanghali na pala. So tanghali din kasi yung nagising. So ano, pupunta tayo kay Kuya Naldo ngayon, bibisitahin ulit natin kasi may nagpadala, may nagpaabot na naman ng tulong galing po sa ating mga OFW na hanggang ngayon po hindi nagsasawang tumulong sa ating mga kababayan dito, lalong-lalo na sa mga tulad ni Kuya Naldong may mga sakit na talagang kailangan na kailangan po ng tulong. Maraming salamat po kay Sir Manche Eugenio. Nagpadala po siya ng ano ng 5,000. Maraming salamat. Good morning. Good morning. Kumusta tayo? Good morning. Ulat ulat ka sana. Morning, Geraldo. Tama. Makikain muna kami. Wala na kayong budget. Wala. Kumusta? Ano man? Asan ba ilang mga taluwas? Ay. Boring daw. Ha? Ay, kalo mo. Kumusta na pala yung mata mo? Okay lang, may salamin na ko. Ha? Ano, ayos na ng salamin? Oo. May gamot, may gamot. Ha, bukod sa salamin, may gamot para yun. Tapos, every 5 months, papalitan yung ano, salamin. Package din ngayon doon sa 5,000. Hanggang kailan? Ano, bali, 4 na palit. Sa 5 months, tapos yung nod. Okay. Hindi pa rin ka na nadulin? Hindi pa rin. Pero yun, okay na. Pero gusto makita yung nilo, ito talaga ni Ate Marte. May mga tangil na sila gapo. Ano yun pala? May mga tangil na sila gapo. Ano yun? May mga ang sarap ng ulo. Baka yan eh, man. Di, ang bango lang kasi. Na-curious lang. Ito lang kasunod, ma. Ito yung sabi, ma? Kanina to? Ang taas, no? Kakahilo. Ano? Yung gusto na naman namin, di ba po naglipat kami doon sa ano sa labas? Yung gusto nyo? Oo, akala namin. Ay, tindahan nyo. Oo, akala namin okay na. Tapos, pinalis naman nila. Di, pinalis naman namin. Tapos kahapon, nagtry kami doon sa Jakbaga. Kaya nakita ko nga yung post nyo. Minala ko, minalang. Tapos, sinita pa kami. Bawal daw yun. Sabi ko, paano magiging bawal? Kasi ikot-ikot na lang kami. Huwag daw kaming magpa-timing doon sa nag-ano. Sabi mo, nagkataon lang po na may nag-order sa amin, kaya tumigil kami. Tapos, ano na lang po yung gagawin namin, maghanakaw na lang kami. Sabi ko, gumagawa nga po kami ng paraan para makahanap kami ng pagkain namin sa araw-araw. Tapos, sabi po nila doon, ano daw po, kailangan na daw namin mag-ano ng upa dyan, tapos yung permit nga. Tapos, sabi ko naman sa kanila, nung time na lumapit ako kasi noon, di ba, nagpadala si ate ng pang-ano doon. Nung lumapit ako doon sa kanila, sabi nila, mag-aantay ako ng meeting committee. Tapos, nag-aantay naman ako. Tapos sabi ko sa kanila, pumunta muna ako pansamantala doon sa munisipyo. Magpapaalam ako na habang inaantay ko yung meeting na yon, magtitinda muna kami doon sa labas. Ang sabi naman po sa akin, hindi daw po talaga pwede. Kailangan ko na lang daw po mag-ikot-ikot. Di, yun po yung ginawa ko kahapon. Mag-ikot-ikot, tapos sinutapain kami. Opo, tapos, ang ano pa doon, yung anak ko bagay yung panganay, pinilit na papirmahan yung papel. Hindi sumugod po ako doon sa dulo. Sabi ko, bakit naman po ganun? Nag-iikot-ikot na nga lang kami. Pinatanggal na yung peso namin, tinanggal na namin kasi sinutunod namin kayo. Yung pag-iikot-ikot pa, bawal pa po ba yun? Sabi ko ganun sa kanila.
Tapos sabi ko, bakit po yung anak ko minoridad? Yung pinilit nilang magpirma. Ang lapit-lapit naman po ng bahay namin. Sana pinatawag nilang po ako kasi nagluluto po. Ano yung ito. Ano yung nakasulat dun sa pinirmahan? Yung ano nga po, yung paglabag. Yung paglabag na may ano daw po, may kaso daw po yung... Sino po ang nagpapirma sa inyo? Yung dole. Kasi tinatang tumunta po ako dun, tinanong, hinahanap po yung dalawang nagpicture. Tapos sabi ko, ma'am, nasan po ba yung dalawang nagpicture na naman doon sa amin? Nag-iikot-ikot na lang kami, bawal pa. Tapos ang ano doon, yung anak kong minoridad, pinilit nilang magpirma. Sino po may sabing bawal na mag-ikot? Sabi po nung ano, nag-ano sa amin sa doon, nung nagpicture sa amin kahapon, na bawal daw. Sabi ko, padyak na lang, natimingan daw po kami. Eh, nagkataon po na may nag-order. Siyempre po, bibigyan namin kasi yung hanap namin yung yung bibili. May kaso daw yun? Oo, sabi daw po. Kasi ano daw kaso? Labag daw kasi kami sa ano na, wag daw magtinda doon, magtinda kami. Hindi ba nila alam na may kaso rin yung papirma nung minuto? Oo, yun nga po ang inano ko. Sabi ko, pinakita ko po yan doon sa ano, yung papel sa Bulwagan, sa Hall of Justice. Bawal daw po yun na pinilit yung minoridad na bata na papirmahin. Tapos, pinakalma ako nung babae doon, sabi, ando, relax po kayo, ma'am. Ano lang po yun, yung patunay lang na sinusunod nila yung trabaho doon, yung ano. Sabi ko, yung pininit yung anak ko na papirmahin, yung sa papel na yun. Tapos sabi niya, ano, sasabihan na lang po namin yung mga ano namin, yung staff daw po nila. Tapos sabi ko, iikot-ikot na lang po kami para sinusunod namin yung gusto nyo. Kaya nag-iikot-ikot na lang kami, wag daw po kami magpa-timing. Hindi naman po pwedeng hindi nila kami ma-timing ha? Kasi yung bahay namin, nasa likod lang po ng LTO. Tapos yung binibindahan namin, dito lang po sa may LTO. Kaya hindi po pwede na, hindi nila kami ma-timingan. Yun ang sabi ko sa kanila, anong gusto nyo, mag-knockout na lang kami. So kung uupa kayo ng tindahan, magkano yung upa? Ano po, yung down nga po ang nahanap nila, 3-6 lahat, kasi 1-2 ang buwan. Tapos, 1 month deposit, advance, 1 month deposit. 3 months lahat. 2 months advance, 1 month deposit. Yung ano nila doon. Tapos, permit. Bago daw yung makakuha ko doon ng upa, permit daw muna. Sabi ko, paano pa kumuha ng permit? Kailangan ko pa daw mag-attend doon sa meeting committee. Sabi ko, kailan po ba yun? Di ba mag-iisang buwan na? Wala pa naman tumatawag sa amin. Kasi gusto po talaga namin magtinda para din po sa pang-araw-araw namin. Sinabi ko yung rasa namin, yung pag hindi po ako nagtayod, pag hindi kami nagtinda, wala kasi yung asawa ko araw-araw pumupunta ng BMC. Tapos every month, nagkiklimo siya. Hindi naman nila maintindihan yun. Hindi nila alam yung kalagayan ni Kuya. Pinaalam po nga po sa kanila. Dapat sa mga pagkamanga ganun, hindi naman nagkonsiderasyon, no? Paano na kayo? Paano kung wala kang hanap buhay? Tanggay po kuha. Araw-araw namin. Kung asa kayo dito sa tindahan, magkano lang naman yung kita nito? Wala po. Wala dito. Wala na naman dito yung ano. Magpano talaga din sa labas. Sabi ko, hindi po habang buhay, matutulong sa amin. Kaya kasamantali namin na makakuha kami ng mapagkakitaan namin. Kung oo pa kayo dante, saan yung pista niya doon? May tatlo pong bakante. May tinuturo silang sa pong bakante. Yung po pala sa dulo. Dito na sa may waiting shed na? Oo, dun sa dulo. Baka tanong na. sabi nga sa akin yung mga nandiyan na tao. Yan na. Dapat ganitong ano, kinukonsider muna kasi tama nung yung kalagayan ni Kuya Naldo. Wala silang ibang maasahan kundi yung paglaku-laku na nga lang, nililibot na nga lang nila yung pagkain nila at yung tinda nila. Kinisita pa rin. Nabawal pa. Eh ngayon, hindi kayo nakapagtinda? Sabado po ngayon. Bukas. Ay, sa lunes. Ah, wala ding ano. Ay, kaya pala. Lunes ang ngayon. Walang tao. Yung pagtinda namin. Tapos, nag-sapin po ako kay Kagawa Gines. May ipo ko sa kanya ng tulong na baka pwede niya akong masamahan ni Mayor po baga makiusap. Na kahit po doon sa dulong-dulong na sa may basurahan po, maglilinis na lang kami. Sabi nga, gagawin niya daw po ng paraan kung paano. Tanggalan mo na lang ng basura, no? Opo, maglilinis na lang namin para magkaroon lang po kami ng presyo na. Ang hirap po nung kahit po nung sa padyak, ang hirap po nung presyo namin kasi pag may kakain po, kakayo lang, walang ano, walang upuan. O, di syempre, hindi na naman talaga nakain sa amin. Hindi ba pwede ito yung ano, magluluto ka dito, tapos ipaklunch mo na lang. So, lalako mo pa, hindi ka nagagamit ng sedge ka. Kaso nga lang, yung mga ano, yung tubig. Yung una, opo. Kaya nga kasi yung tubig, yung soft drinks. Yung soft drinks, no? Mas tubigin po doon ang ano.
Tapos pag halimbawa yung ganyan ang gagawin ko, backpack, kundi lang po yung makakatuwa yung mga bibili-bilan ko. Mm. Yung mga nag-produce ko ng mga ano, hindi na nila ako maano. Kasi siyempre bibili yung magkasila ng mga pagkain. Nung ano po, nung nagtinda kami doon, nagtanong na ako sa medika, sa insurance, kung ano yung gusto nilang ulam. Tapos kung ano sinasabi nila, yun na lang po yung niluluto ko. Magkano sa natin yung kinikita mo nung dati? Nung nasa pwesto pa kayo? Nasa pwesto pa kami. Sa isang araw po, nagbibinda ko ng 2-5. 2-5? Opo. Yeah, tapos yung, opo, tapos yung punan ko doon po, ano, 1-2 lang. One-two lang po yung punan ko sa 2-5 na kinikita. Sayang nga naman talaga kung mawawala yung pwesto niyo doon. Sabi ko nga, malaki naman yung ano, malaki po talaga yung tulong ng tindahan doon sa amin. Kasi hindi naman kami po din umata dito. Wala po talaga. Isang ano lang, nargahan niya lang pa. Wala na po naman yung pagkain pa namin. Mahirap talagang mahirap. Eh gusto mo din kumita ng maayos sa maayos na paraan, kaso nga lang hindi natin alam kung ano yung gusto nila. Sabi ko nga doon sa dulo. Kayo nga po yung nagbigay sa amin ng padyak galing sa dulo, yung kumbaga ano, pangkabuhayan. Asa niyo yan? Asa niyo? Sa hipag ko po. Kasi ang binigay sa akin yung peanut butter. Tapos yun yung ginagamit namin, tapos bawal pa din. Kaya yung sabi sa akin, sige ma'am, mag-ano ka po muna ma'am. Kasi tatawag kami yan. Sigurado ka naman na makakakuha ka ng ano daw. Kasi sa lahat daw ng binigyan nila ng ano, ng papel, yung pinagbabawalan nila. Ako lang daw po yung pumupunta doon sa opisina nila. Tapos sabi nila, hindi lang daw po ako yung na ganyan. Madami daw po kami. Sabi ko, opo, madami kami. Pero alam ko pong ibang sitwasyon ko sa kanila. Kasi nga po, hindi sila pumunta dyan. Ako po, kailangan ko po talaga magtinda kasi para din po sa amin, sa pamilya ko. Yun po yung sinabi ko doon, pinaliwanag ko doon sa dole. Hindi kayo nalang anong masasabi mo sa hanap buhay niyo? Bulok, sistema ng gobyerno. Wala. Wala tayong magagawa, gobyerno ngayon. No? Kailangan nating sumunod. Obligate. Tama. Ay, tinatago din pala English to si Kuya Naldo. Talagang pinatago. Obvious before you complain. You know? At parang dumakalit sa pag-CATE. No? So Kuya Naldo, yung 5,000 galing kay Sir Manche Eugenio. So maraming salamat po ulit. Ay, baka nervousing ka ulit. Nervousing ka na naman. 1,000,000. 5,000. Salamat po sir sa malaking tulong po. Thank you so much po. God bless po sir. Salamat po sir sa inyo, sa tulong nyo. Marami pong salamat. Gusto pong bahala sa inyo. Salamat po. Yeah, may gagastusin na kayo sa next kimo nyo eh. Kagusa. Ano pang bili po ng insure. Tapos yung pag-upa nga po doon. Oh. Salamat Ate Len, salamat po. Baka gusto mo. Ano, magandang umaga po sa lahat po ng mga viewers ng Oregon Honey. Gusto ko po sanang humingi ng tulong po para po makapagtinda kami ng maayos, na hindi po kami tumatakbo-takbo. Na sana po makakuha man kami doon ng pang-upa, tapos pang-permit po sa dapat daw po namin kalagyan na ano, upahan para po sa patuloy po na pagpapagamot ng asawa ko, kasi malaki po talagang kawalan pag nawalan kami ng tindahan doon sa labasan. Yun lang po yung alam namin po na masuportahan po yung pagpapagamot niya po, kasi hindi po habang buhay may tutulong po sa amin. Kaya Ate Len, salamat. Maraming salamat Ate. Kasi kahit po sa dami niyong nasusuportahan, nasisingit niyo pa rin po kami. Marami pong salamat. Sa lahat po ng sponsor ng Oregon Honey, sa lahat po ng tumutulong sa amin, maraming salamat po. Sa team po ng Oregon Honey, Sir DJ, Sir Roy, salamat. Salamat sa support. Salamat. Thank you po. Muli po kaming nakikiusap na sana support ay tulungan po ulit natin si Ate Marte para kay Kuya Naldo, kasi ayan, hindi na po sila makakapagtinda doon gawa po nung bawal na daw. So kailangan po nila mangupahan po ng pwesto para maituloy po nila yung hanap buhay na
pinagkakitaan po nila. So, malaking tulong po yan sa kanila. So, magkano nga ito yung, ano, yung monthly? 1-2 po yung ano namin doon, nabibenta namin doon. Tapos ang kunan ko lang po, 1-2. Kaya napakalaking bagay po kaila Ate Martes, yung hanap buhay nila sana doon. Sana po matulungan natin sila na magkaroon sila ng pwesto doon. Maraming salamat guys sa lahat po ng tumutulong sa amin. Sa mga tutulong pa, maraming salamat and God bless po. Oregon Honey.